sa mapagpalang araw mga Brad, pag-uusapan natin ngayon ang birada ni Gary Russell at magsayo. Pero bago ang lahat, pakisubscribe na lang po mga Brad para sa inyong suporta. At kung mahilig ka rin po sa boxing, pakijab naman po ang notification bell button para lagi kang updated sa akin channel. Ngayon pa lang po ay lubos na po ako nagpapasalamat sa inyo. Sa katatapos lang nga po kahapon sa kanilang virtual press con, ay parehas nga po nagpahayag ang dalawang panig na tatapusin ang isa't isa. Na bagamat may respeto ito, ay hindi mapigil ang magbitaw ng mga pangpainit na mga salita para sa kanilang bakbakan. Ayon po kay Gary Russell, ay may nakita siyang kahinaan dito kay Magsayo. Bagamat hindi niya isinasantabi ni Gary Russell na malakas talaga si Magsayo, pero iyon daw ay kung tatama sa kanya. Pero saludo pa rin siya kay Magsayo dahil siya lang ang may pusong handang lumaban sa kanya. Dahil marami daw natatakot lumaban sa kanya dahil sa kanyang estilo. Pero sumagot dito ang ating kababayan na si Magnifico. Nung simula daw na naging world champion si Gary Russell noong 2015, ay wala pa daw siyang nakakalaban na katulad niya. Kaya ipapakita niya sa oras ng kanilang bakbakan sa January 22 ang hindi pa natitikmang kamao ni Gary Russell. Ayon pa kay Magsayo ay marami siyang natutunan sa huling laban niya kay Julio Ceja kung paano mag-adjust sa laban, at ito ay malaking faktor sa kanya. Bagamat malaki ang respeto niya kay Gary Russell, ay sisiguraduhin niyang kukunin ang panalo sa kanilang bakbakan at ipapakita niya sa buong mundo na isa siyang mahusay na mandirigma sa ibabaw ng ring sa featherweight division. Sa kabilang banda naman mga Brad, ayon po kay Steven Luna, ay by March or April ay mapapasabak si Cuadro Alas, at hindi pa ito sigurado kung si Paul Butler or iba ang mga kalaban niya. Dagdag pa ni Steven Luna ay nasa bright future ngayon si General Casimero itong 2022 dahil tatlong malalaking promoter ang pinag-aagawan siya. The next week, hopefully lalabas na yung kalaban niya. More than likely, baka labanan niya si Butler or someone else. Ready naman si Champ lumaban eh, kahit sino sa kanila eh. Ready si Cuadro Alas yan. By March or April siguro. Late March or mga first week ng April, hopefully. Nakapila yan. Tapos meron na rin tayong magandang promoter ka. Kasi tatlong promoter kasi itong naghahabol kay Champ. Meron na tayong manager. Magandang nakapila kay Champ ngayon. Very bright. 2020 yan. So support lang tayo. Maraming salamat sa inyong suporta. Lahat. So, in other words, good. Cuadro Alas is in good hands. Should I say? He's in good hands. Very good hands. Kuya, sa ano? Dito ako. Laban sa Las Vegas? O kaya dito sa ano? Yeah, yun ang hindi pa natin kasi mag-release ng Butler ang number one ngayon na schedule, pero meron pang isang gustong sumingit na, no? Interesado, Golden Boy, Trailer, at saka Provelum. Yun ang tatlo ang interesado. So we'll see who's the best. Hanggang dito na lang muna tayo mga Brad. Maraming salamat po and God bless.